okay, manalangin muna. Tayo po'y pumikit. Hallelujah. Panginoong Jesus, kay gandang umaga po ang inaalay namin sa iyo na pagbati. Pinupuri ka namin, Espiritu ng Diyos, sa pangalan ni Jesus. Wini-welcome po namin ang iyong banal na Espiritu Santo, ang iyong presensya sa aming kalagitnaan, sa bawat location ng mga naka-tune in ngayon, sa bawat household, sa bawat family, sa bawat gadget, Lord, kung saan naka-play ngayon ang live stream na ito ng live church. Father God, wini-welcome ka namin in the name of Jesus. Let your Holy Spirit move in your mighty power and let your name be glorified and let your truth be revealed and let us learn from you and let us have an obedient heart, Lord, to always abide in you. Thank you for this morning. Thank you for everything that we will be experiencing today. We welcome you, Holy Spirit. Come and move in work in your awesome power. I even humble down before you, Father God, and I even offer my heart to you and myself to you that you use me and you use us for your glory, even though nasa behind the scenes si Pastor Arthur sa kanyang technical side. Let your anointing flow in us and through us and to every person who will listen in this live stream. Lord, we bless and honor you in the mighty name of Jesus Christ, we pray. Amen and amen. Ayan. So, magpapatuloy na po ako. So, ngayon, simulan na po natin ang ating lesson, ang unang utos. Ayan. So, ang unang tanong, ano ba? Ano ba ang unang utos? Sa Deuteronomy chapter 5, verse 7, ang sabi po dito, huwag kayong sasamba sa ibang Diyos maliban sa akin. Ito po ay personal na salita ng Diyos, pagka tumingin po kayo sa King James Version ng Bible, yan po ay naka-red letter. Pag naka-red letter, that means salita mismo ng Panginoon comes from His mouth talaga, directly from the mouth of God. At ito ay ibinigay niya po kay Moses during the time na tinawag niya si Moses sa Mount of Sinai at 40 days nandun si Moses at 40 nights. At nagniniig sila ng Panginoon at isinulat to ng Panginoon sa tablet of rock at nakalagay nga dyan, huwag kayong sasamba sa ibang Diyos maliban sa akin. It is a command. Ito ay utos. Paano ba yung sumasamba? Diba yung, iba-iba yung paraan ng pagsamba. May mga sumasamba, dumadapa sa lupa, lumulupod, nagbabow down, inaalayan ng kandila, inaalayan ng bulaklak, ano pa, iba-iba, diba? So, ang sabi niya, huwag kayong sasamba sa ibang Diyos maliban sa akin. Nilagyan ko na ang underline yung word na akin. Yan. So, huwag na tayong sasamba sa ibang Diyos maliban sa kanya. Ang tanong, may vlog na ako nito eh. Sino ba ang Diyos? Tama ba? Kasi ako, nung time ko na wala pa ako sa ganitong pananampalataya, sabi ko nga, pinanganak ako sa madasaling pamilya eh. Si Papa, sobrang madasaling yan. Yung magkakapatid na yan, magkakamag-anak na yan, natatandaan ko, nakatira kami sa Bumaca, Quezon, nasa Bulubundukin kami. Alam nyo yung ikta-iktarya, tuloy kilo-kilometro yung nilalakad namin every weekend para mag-gather together, para mag-pray together sila. Siyempre, bata ako noon, malay ko sa ginagawa nila, basta kasama lang ako doon. But my point is, I am born to a family who prays a lot. And si Papa, ano, kung ako nagising ngayon ng 3 a.m. mag-pray, aba, lalo naman ang papa ko, talagang consistent yon, nag-pray talaga siya, at talagang mataimtim siyang manalangin. So, madasalin ng tatay ko. Kaya lang, bakit po kinukwento? I've been so confused kung sino tong Diyos. Kasi, ano, si Papa may Santo Niño. Nung bata ako, natatandaan ko, may Santo Niño kami na rebulto. Kasi may dumaan na nagtinda ng Santo Niño, binili ng tatay ko yun, tapos nilagay sa altar, tapos dinatalan. Yon. Tapos, umuwi ng Naga, kasi taga-Naga si Mama. Taga-Naga, sorry po. Taga-Naga si Mama ko. So, uwi kami ng Naga, Peña Francia, September 18. Hahalik ka dun sa Peña Francia. Natatandaan ko ang bango na eh. Parang baby pa ako, iniabot ako ni Papa ng ganyan. Tapos, pinahalik niya ako. Baka ng braso ko ha. Ayan, pinahalik ako ni Papa na ganyan. So, natatandaan ko din yon. And then, fanatic siya eh. Madami talagang may orasyon pa si Papa. Alam niyo yun, yung Latin prayers. At data meron ako niya. So, I come to a point in time na nalilito-lito talaga ako sino ba ang Diyos.
Amen. But tapos ilan ba ang Diyos? Ba't sabi nila isa lang ang Diyos? Pero bakit pag nagdadasal, eh may mga nadidinig ako nagdadasal, ang dami talaga nilang tinatawag. Amen ba? So this time, patnubayan tayo ng Banal na Espiritu Santo at sana ay matulungan ko kayo at nawa ay bigyan kayo ni God ng kaunawaan na itong susunod na slide na ko ay maunawaan ninyo ng buong puso. Allow me to have a short prayer again. God, samahan mo po kami, Spirit of God, lahat ng nanonood po ngayon, lahat po ng nakatune in ngayon, please, Holy Spirit, guide them with your Spirit of Light and your Spirit of Truth. At ako din, God, gamitin mo ako to speak your truth and your light of your enlightenment sa mga nanonood na ito. Holy Spirit, feel free to move in your mighty power. In Jesus' name, amen. Ayan, Sarah, good morning. Han Gan Hee. Si Sarah yan, Sarah Aliman. So, okay. So, in the Old Testament time, ang Diyos na tinatawag ng mga Israelites ay si Yahweh. Sinearch ko, Yahweh means tetragrammaton. So, ano siya? Combination of 3, 2, or more. So, that's Yahweh. Yahweh is the God of the Israelites. Yahweh is the God from the Old Testament, from Genesis, from the time of creation. Yahweh is the God. Siya yung creator, God the creator. And then, sa Old Testament time, madaming mga prophecies. Nag-prophesy sina Joel, sina Isaiah, sina Micaiah, and lahat ng mga prophets doon. They were prophesying, there was a prophecy na there will be a virgin, merong babaeng birhen na manganganak ng sanggol na lalaki at tatawaging Emmanuel. Emmanuel means God is with us. Yeah. So hindi naman talaga pinangalanan ng Emmanuel si Jesus Christ. He was named Jesus, but he will be called Emmanuel. Emmanuel means God is with us. So nung pinanganak si Jesus Christ, because he is the person of God, so God is with us during that time. So in the New Testament, God is with us. Jesus is with us in the New Testament time. Bakit nandito si Jesus? Maraming nagsasabi si Jesus ay tao lamang. Okay? Totoo 'yon. Jesus is 100% man. Kaya lang hindi lang 'yon ang totoo. Ang isa pang totoo, Jesus also is God. If he is 100% man, he is also 100% God. He is 100% man kasi meron siyang laman, meron siyang buto, meron siyang dugo. Why is he 100% God? Kasi yung dugo niya ay banal na dugo. Paano naging banal ang dugo ni Jesus? Okay, according to science, ako babae ako, di ba? Halimbawa, nagbuntis ako. Halimbawa lang, malay nyo naman, magkatotoo. Di ba? Nagbuntis ako. So yung baby sa loob ng tiyan ko nalalaki, ang dugo ko ay hindi hahalo sa dugo ng baby na yon. Ang dugo na taglay-taglay niya ay ang dugo ng tatay niya. Kaya dapat ang maging tatay nun, makaiba, di ba? Ibig sabihin, dugo yun ng tatay niya, hindi hahalo sa dugo ko. So, in the time of Virgin Mary, let's go back to Virgin Mary, when she got pregnant, ito ay limlim ng Holy Spirit. Ito ay hindi dumaan sa natural process ng pregnancy ng isang babae. Natural, ibig sabihin, walang sexual action or movement or activity na nangyari. Basta isa nga kasi siyang birhen. Diba? Kaya nga birhen eh. So ibig sabihin, hindi pa siya nasisipinga, nagbuntis na siya. Therefore, yung pinagbuntis niya ay inilimlim ng Holy Spirit sa kanya. In our time, ang tawag dito ay surrogate mother. Tama ba? O, madami tayo ngayong kilala, kagaya nila Corina Sanchez. Si Corina Sanchez, meron siyang kambal, anak nila ni Mar, pero hindi siya ang nagbuntis. Tama ba? Yung babaeng nagbuntis, na ginamit nilang magbuntis para sa baby kambal ni Corina, kay Pepe and Pilar. Siya ba? Siya ang nagbuntis ha? Siya ba ang totoong nanay ni Pepe and Pilar? Definitely not. Nadidinig kayo yung sagot nyo, hindi. Tama ba? The same thing with the Lord Jesus. Siya yung unang-unang produkto ng surrogate mother. Amen ba? Why? Hindi din siya galing sa egg cell ni Virgin Mary. Why? Kasi nga, inilimlim na siya doon ng Holy Spirit. Ginamit lang ang matres ni Virgin Mary para itong Jesus Christ, kasi God is Spirit. Wala siyang physical body kagaya natin.
tayo lang ang biniyayaan ng Diyos na magkaroon ng physical body. Tapos yung iba pa sa atin kung ano-ano ginagawa sa katawan. Are you with me? So, tayo lang yon. Magpasalamat tayo. Ngayon dapat we love our body. Tama? We love our body. Mahalin natin siya kasi tayo lang meron. Even God doesn't have it. He is a spirit. So, kailangan magbuntis ng isang birhen, ipagbuntis ang isang Jesus Christ upang magkaroon siya ng physical body. Magkaroon siya ng physical being. Amen? At yun nga ay tinawag na Jesus Christ or Emmanuel, God is with us. That is, who is Jesus? Sabi sa John chapter 1, verse 1, sa pasimula pa naroon ang salita. Kasama ng Diyos ang salita at ang salita ay Diyos. Amen ba? So, ibig sabihin, sa pasimula, sa Genesis, nang nilikha ang lahat ng bagay sa pamamagitan ng salita. Kaya sabi sa pasimula pa naroon ang salita, kasama ng Diyos ang salita, at ang salita ay Diyos. Yan. Pagbaba sa verse 14, John chapter 1, verse 1, chapter 1, verse 14, naging tao ang salita, at siya'y nanirahan sa piling namin, at tinanggap niya ang kalwalhatian bilang bugtong na anak ng Diyos. Sino ang bugtong na anak ng Diyos? You will answer me, Jesus. So, Jesus is Lord. Jesus is God. Amen? So, ngayon, dalawa na ang Diyos. Are you with me? Mamaya, follow with me. And then, the third one, after mamatay si Jesus Christ at nabuhay uli siya after 3 days, bago siya umakyat sa langit sa harap ng kanyang mga disciples, anong sabi niya? Huwag kayong aalis. Hintayin ninyo ang pagbaba ng tagapatnubay, ang banal na Espiritu Santo. At dumating ang banal na Espiritu Santo sa Aklat ng Gawa, chapter 2, nagkaroon ng baptism of the Holy Spirit and they received power. Amen? And that Holy Spirit is in me today, in you today, in us today. Amen? We are in the time of the Holy Spirit. Tama ba? Naiinggit tayo. Sana nabuhay ako noong time ni Jesus Christ. Some of us. But God is with us until now because the Holy Spirit is with us. Amen. Now, ilan ang Diyos? Tatlo na. Actually, our God is only one God, one being with three persons. God the Father, the Yahweh, the Lord Jesus Christ, and the Holy Spirit. Amen ba? Ako, I am one being and I have only one person. But God has one being with three persons. Okay, baka nako-confuse na kayo. But there are things that you just have to believe. Kailangan mo lang panampalatayanan, kailangan mo lang paniwalaan ito upang maramdaman mo, upang maranasan mo na ito ay totoo. Are you with me? Parang yung kape, may kape akong binibenta dati. Pag gusto niyo bumili ngayon, meron pa din. Bigla ako nagbenta, no? Yung kape ng Organo Gold. Ikukwento ko sa inyo na yung black coffee ng Organo Gold, pag ininom mo at may UTI ka, magagaling ang UTI mo. Pag ininom mo, Mariko, pag ininom mo siya at ikaw ay, anong tawag doon? Ano pa bang epekto na? Nakalimutan ko na, tagal ko nang hindi nagbebenta. Ayun, masakit ang tuhod mo. It's the basic to me. Pag uminom ka ng black coffee ng Organo Gold, dahil masakit ang tuhod mo, sabi ko sa'yo, hindi magtatagal ang maghapon, wala na yung sakit ng tuhod mo. Pero kahit ikwento ko yan sa inyo, hindi kayo basta maniniwala. Pero pag pinatikim ko na kayo ng kape na yon, na masakit ang tuhod nyo at ininom nyo, at nawala ang sakit ng tuhod nyo, sasabihin nyo, totoo pala talaga. Bakit ko nilagay yun? Bakit ko sinegue doon? My only point is the same thing with our faith. You can never put your faith into something unless you try it. Unless you believe. Kailangan mo munang panampalatayanan na si God ay only one with three person. Amen? At kapag nanampalataya ka na, saka sa'yo papasok ang understanding. Diba? And the peace that surpasseth all understanding shall come upon you. And you shall receive the revelation of the truth of God. Kaya kailangan natin magsimula sa pananampalataya. Kailangan mo munang tikman, kumbaga sa kape. Kailangan mong subukan ang Diyos na ito. And you have to call in the name of Jesus. Bakit naman tayo kay Jesus dapat tumawag? Okay. Let me read to you Acts chapter 4, verse 8 to 12. Kaso natakpan. So I have to open my Bible. Kasi yung monitor ko ay nandyan. Yan. Acts chapter 4.
Salita ako ng salita. I hope God is with us. And I know God is with us. Chapter 4, verse 8 to 12. Inuma ako water, ha? Sumagot si Pedro, napuspos ng Espiritu Santo. Mga pinuno at matatanda ng bayan, kung sinisiyasat ninyo kami ngayon tungkol sa kabutihang ginawa namin sa lumpong ito at kung paano siya gumaling, talastasin ninyong lahat at ng buong Israel na ang taong ito ay nakatindig sa inyong harapan at lubusang gumaling dahil sa kapangyarihan ng pangalan ni Jesucristo taga Nazaret. Siya inyong ipinako sa krus, ngunit muling binuhay ng Diyos, ang Jesus na ito, ang batong itinakwil ninyong mga tagapagtayo ng bahay, ang siyang naging batong panulukan. Kay Jesucristo lamang matatagpuan ang kaligtasan sapagkat sa silong ng langit, ang kanyang pangalan lamang ang binigay ng Diyos sa ikaliligtas ng tao. So, there's only one God na may tatlong persona. Yahweh, God the Father, God the Son, Jesus Christ, and God the Holy Spirit. Okay po, may tubig ako dito. Ito ay tubig. Ilagay natin sa freezer ng mga magdamag. Ano na siya? Yelo na. Tapos, tatanggalin ko na siya sa freezer, matutunaw uli siya. Ilagay naman natin sa kaserola, pakuluin naman natin. Matutuyo siya kasi magiging vapor siya. Amen? So, itong tubig na to ay liquid, solid, and gas. Isang tubig, one being, three identity, solid, liquid, gas. Si God, only one God with three person. God the Father, God the Son, God the Holy Spirit, Diyos. Isang Diyos, tatlong persona. At itong isang Diyos na to na may tatlong persona ay nagbigay siya ng official name. Ang sabi dito, kay Jesucristo lamang, Gawa chapter 4 verse 12, kay Jesucristo lamang matatagpuan ang kaligtasan sapagkat sa silong ng langit, ang kanyang pangalan lamang. Amen ba? Ang kanyang pangalan lamang. Anong pangalan yon? Jesus. Jesucristo lamang ang ibinigay upang tayo ay maligtas. At sabi sa Filipos chapter 2 verse 9, at dahil dito siya ay lubusang itinaas ng Diyos at binigay sa kanya ang pangalang higit. Higit sa lahat ng pangalan, sa gayon, sa pangalan niya ay luluhod at magpupuri ang lahat ng nasa langit, nasa lupa at nasa ilalim ng lupa. Amen? So, ibig sabihin, God gave us an official name. Diba? God na one being, three person, nagbigay siya ng pangalan. So, hindi na tayo mananalangin kay Yahweh at sa ibang pangalan. At tatawag lang tayo kay Jesus. Mananalig lang tayo kay Jesus. Walang ibang pangalan at ang patnubay ng Holy Spirit ay nasa atin as we call on the name of Jesus. Ngayon, huwag kayong, anong utos ng Diyos? Balikan natin na, ano ang unang utos? Huwag kayong sasamba sa ibang Diyos maliban sa akin. Naunawaan ba ninyo kung sino yung Diyos na dapat natin sambahin? Hindi ba ang isang Diyos na may tatlong persona na nagbigay ng pangalan, na ang pangalan na binigay niya ay Jesus, Jesucristo. Parang password. Tama ba? Kapag ang account mo sa kahit ano na ginagamitan ng password ay maling password ang ginamit mo, makaka-access ka ba? Of course not. Even in your personal gadget, naglagay ka ng password, cellphone mo, nalimutan mo kung anong password, can you open it? Definitely not. Are you with me? Ngayon, paano ka papasok sa langit kung mali ang password na gamit mo? Ang sabi ng Panginoon sa John chapter 14 verse 6, ako ang daan, ang buhay, at katotohanan, walang makakarating sa Ama, kundi sa pamamagitan ko. Gusto niyo po bang makarating sa langit sa tamang panahon? Sinong susi? Sinong daan? Anong password? The password is Jesus, sapagkat walang ibang pangalan. Now, ang sabi ng Diyos, huwag kayong sasamba sa ibang Diyos maliban sa akin. Question. Tama? Diba? Meron ka pa bang ibang Diyos? Kay Jesus ka ba sumasamba?
At kung ito ay utos ng Diyos, marapat lamang na tayo ay sumunod. Tama ba? Kailangan nating sundin ang utos ng Diyos na si Jesus lamang ang tanging sasambahin, kay Jesus lamang tayo mananalangin, si Jesus lamang ang Diyos, siya lamang ang katotohanan. Amen ba? Naunawaan niyo po ba ako? I'm praying that the Holy Spirit is speaking to you right now. Holy Spirit, I pray na sa mga nanonood na ito, ipaunawa mo po sa kanila na ikaw ay nag-utos na huwag kaming sasamba sa ibang Diyos maliban sa iyo, at ang pangalan na gusto mong sambahin namin ay ang pangalan ni Jesus lamang. Sapagkat sa pasimula pa, naroon na ang salita, kasama ng Diyos ang salita, at ang salita ay Diyos, at naging tao ang salita. At tinanggap niya ang kaluwalhatian, kapangyarihan bilang bugtong na anak, at ikaw ngayon, Panginoong Jesus. So ito yung utos, huwag kayong sasamba sa iba, kay Jesus lamang tayo sasamba. Amen ba? Tama po ba? Nasusundan niyo po ba ako? So ano ang dapat nating gawin? Una, manalig ka kay Jesus. Manalig ka that there is a triune God. There is a tetramaton God, a triune God, God the Father, God the Son, God the Holy Spirit, one being, three person. You have to believe on that. Kahit hindi ka maniwala, hindi magbabago ang katotohanan. Ito lang sasabihin ko sa inyo, hell is real, death is real, amen? Mamamatay ka din, mamamatay din ako. Totoong may langit, totoong may impyerno. Ang password papasok sa langit ay Jesus Christ. Faith in the name of Jesus. Faith in the Lordship of Jesus Christ. Ngayon, ayaw mong maniwala, tingnan natin kung makakapasok tayo. Amen ba? Are you with me? The password is Jesus. The password is the name of Jesus. At sabi niya, huwag kayong sasamba sa ibang pangalan. Ibig sabihin, yung password, huwag mong palitan. Kasi kahit gano'ng kaganda yung palit mong password, walang epekto yan. You only have to believe and trust the powerful name of Jesus. And then, nagtiwala ka na. O, pastora, naniniwala naman ako kay Jesus. Sa kanya talaga ako nananalangin. Next, kailangan mong mag-meditate ng Book of the Law, ang Biblia, ang salita ng Diyos. Kailangan mo itong basahin. Kailangan mo itong unawain. Alam niyo ba ako sa pagbabasa ko ng Bible? Kasi ilang beses ko siyang nabasa. Ngayon, nasa Nehemiah, Esther na ako. 4, 5, 6. Binasa ko kanina. Mabilis. Kasi halos alam ko yung kwento. Sabi ko, God, alam ko na tong kwento na to. Basa-basa. Sabi ko, oh God. Tapos, after ko magbasa sa Mandaluyong ako, God, ano pong bagong mensahe mo sa akin dito? Diba? Ano pong bago? Ano pong bago dito sa kwento na to? Tungkol ko sa pag-aasawa ni Esther. Ulit-ulit na to. Nakwento ko na to. Pero the Lord revealed to me, yun namang buhay ni Haman at saka ni Mordecai. Isang righteous at saka isang unrighteous. Kaya ngayong devotion ko na to, the Lord is our strong tower or our strong protection. Why? Kasi si Haman, pinagtanggol siya ng Diyos. Kasi ano siya, tumayo lang siya sa righteousness. Ginawa lang niya yung tama. Si Haman, ginawa niya lahat ng ikapapahamak ng kanyang kapwa at lahat ng plinano niya bumalik sa kanya. So we have to understand the law of the Lord. Alam niyo, si Holy Spirit is with us. So pag nagbasa ka, Lord, what do you want to tell me? What do you want me to understand? You have to meditate it. You don't read it talaga lang na basta binasa mo lang. You have to understand it. You have to wait for the revelation of the Holy Spirit. And then you have to apply it into life. You have to work it into your life. You have to do the way of God. Kailangan mong sambahin ng Diyos sa paraan na gusto niya at hindi sa paraan na gusto mo. Hindi sa paraan na kinasanayan mo, kundi sa paraan kung paano sinasabi niya sa salita niya. Amen? Ang sabi sa salita ng Diyos, paano nga ba tayo sasamba sa Diyos? Tama ba? Ang daming paraan. Sabi sa John chapter 4, verse 24, worship the Lord in spirit and in truth. Sambahin mo ang Diyos sa espiritu at katotohanan. Sabi ko kanina kay God, paano to? Anong ibig sabihin nito? Yung galing sa'yo, kasi alam ko na yung galing sa akin. Ikaw naman po, Lord, how do you want us to worship you in spirit and in truth? Pinareveal sa akin ni God, I am a spirit, you are a spirit. Remember, pinag-aralan natin, we are a spirit being from God. Amen ba? Na nasa physical body. So you are a spirit, God is a spirit, we are spirit from the spirit of God. So we have to worship the Lord in spirit. Kailangan, pag sumamba tayo, hindi galing sa nguso, hindi galing sa puso, galing sa spirito. Hindi galing sa utak, galing sa spirito. Spirit to spirit connection.
So, we have to abide the word of God. Anong sinasabi ng salita ng Diyos kung paano tayo dapat sumamba sa Diyos? In truth, ibig sabihin yung buhay natin, dapat ipinapamuhay natin ang salita ng Diyos. That's why we have to meditate the book of the law. Hindi tayo magsasamba sa Diyos ayon sa nakasanayan natin. Hindi tayo sasamba sa Diyos ayon sa tradisyon natin. Hindi tayo sasamba sa Diyos ayon sa kinamulatan natin. Amen ba? Ako kasi may kinamulatang pananampalataya. I believe kayong lahat, tayong lahat. Tama ba? May paraan ng pananampalataya ang magulang ko na minana ko sa kanila. Pero ang salita ng Diyos, mayroong tinuturo na paraan kung paano tayo mananampalataya at kung paano tayo sasamba. At yun ang mahalaga. Amen ba? That's why we have to meditate the book of the Lord day and night. You have to understand. You have to hear from the Spirit. You have to understand from the Spirit of God. Amen po ba? So ito po ang ating paraan. Kailangan nating manalig sa Panginoong Jesus, manalig sa Trinity of God, unawain ang kanyang mga salita upang ito ay ating maisabuhay. Ito po ang dapat nating gawin. Ang makasunod tayo sa utos, ano nga ang utos? Huwag kayong sasamba sa ibang Diyos maliban sa akin. At ano nga yung pangalan ng Diyos na binigay niya? Jesucristo, ang tanging Diyos na namatay at nabuhay para sa atin. Amen ba? So bakit natin kailangang sumunod? Ayan. Diba? Ayaw mo bang guminhawa? O gusto mo bang guminhawa at magtagumpay? Sumunod ka sa batas ng Diyos. Sumunod ka sa sinasabi ng Diyos. Makinig ka with your spirit. Alam nyo kasi tao, pag nakikinig, meron siyang preconceived idea. Meron naman, hindi, ganito kami dati manampalataya. Hindi, ganito sabi ng nanay ko. Hindi, ganito sabi ng tatay ko. Hindi, ganito ginagawa ng religion namin. You have to unlearn everything. Kailangan mong tanggalin yung laman ng utak mo. Kailangan mong tanggalin yung sinasabi ng isip mo. Kailangan mong tanggapin yung sinasabi ng salita ng Diyos sa'yo. Amen po ba? So ito po ang pinakaseryosong paraan at pinaka-shortcut na paraan at pinakamabilis na paraan para ang buhay natin guminhawa at magtagumpay. Ang kaginhawahan po ay wala sa dami ng pera. Ang kaginhawahan po ay nasararanasan ng ating puso at kaluluwa, ng ating spirit. Amen po ba? Ang magtatagumpay po ay nagagawa mo ang perfectong kalooban ng Diyos sa buhay mo. Yan po sa akin ang katagumpayan. Maraming tao, madaming pera, pero alam nyo na, hindi na natin pag-uusapan yan. We all know it. Amen po ba? Ayan. So, ito yung question. Dito tayo magtatapos. Bago tayo, kumbaga dito na ako nagtatapos sa ating preaching ngayong umaga na to. Tanong ko, self-check, bukod ba kay Jesus, may iba ka pa? Tama, nananalig na ako, Pastor, sa Panginoong Jesus. Kilala ko siya talaga ang Diyos. Simula sa Kanya ako nananalangin. Sinuko ko na sa Kanya ang buhay ko. Praise the Lord. Amen. Congratulations. Check, self-check. Bukod ba kay Jesus, may iba ka pa? Tama ba? Parang sa nag-asawa na. Sa babaeng may asawa o lalaking may asawa, bukod ba sa asawa mo, may iba ka pang iniisip-isip? May iba ka pa bang sinisinta? May iba ka pa bang tinatangi sa puso mo? Kasi kung meron, ang tawag sa'yo, taksil. Amen ba? O ngayon, sa Panginoong Jesus, ikaw ba'y tapat na o taksil pa? Kasi kung may iba ka pa na itinatangi, may iba ka pa na pinanghahawakan, may iba ka pang sinasamba at pinaniniwalaan, ay hindi ka pa po nakakasunod sa unang utos. Unang utos pa lang, bagsak na tayo dyan. Amen po ba? Kaya nawa, ang mga nanonood ngayon ay pagpalain kayo ng Diyos ng pusong may pagsunod. Pagpalain kayo ng Diyos ng kaunawaan. Dapat po wala nang iba. Kasi sabi ng Panginoon, huwag kayong sasamba sa ibang Diyos maliban sa akin. Kailangan siya lang. Amen po ba? Para bang kinasal ka na, dapat siya lang. Dapat wala nang iba. Amen po ba? So ganun din sa Panginoon. Tayo ay nagpapakasal, tayo ay mga bride of God. At si God ang ating groom, hinihintay natin ng kanyang pagbabalik. Anytime, pwedeng bumalik ang Panginoon natin. At pag bumalik siya sa atin, kailangan maputing-maputi ang kasuotan natin. Alam niyo yung mga babae, kaya kinakasal lang naka-white. It speaks of purity. It speaks of cleanliness. So the true wedding, kailangan yung naka-wedding gown tayo sa Panginoon. Ibig sabihin, yung pagkatao natin, yung kaluluwa, yung kalooban natin, yung pagiging spirit being natin kay God, malinis, pure, at ang nagpo-purify sa atin ay ang blood of Jesus through our faith in the Lord Jesus Christ. At yun na nga, ang pagsunod natin sa perfectong kalooban. Huwag kayong sasamba sa ibang Diyos. Amen ba? Na ang tanging pangalan na binigay ay pangalan ni Jesus. Amen po. Ngayon po, tayo ay mananalangin.
the time na nag-self-check na po kayo, kung sa pagsi-self-check po ninyo ay may nakikita kayo na ibang Diyos sa puso nyo. Meron pang, kailangan kasi po, ang first love, si Jesus Christ. Amen? Hindi ko lang, hindi naman gusto ni God na siya ang only love. Ang gusto ni God, siya ang first love. Amen po ba? Now, yung pwesto ng Diyos, sa puso natin kasi may pwesto ang Diyos. Sa pwesto ng Diyos, dapat walang ka-share. Dapat siya lang. Hindi natin sabihin na, naniniwala ako sa Panginoong Jesus, pero naniniwala din kasi ako dito. Tama ba? Parang ako dati nung bago ko, okay po, nananalig na po ako sa Panginoong Jesus, pero naniniwala pa din ako dito. Kasi nga, dati akong resalista, hindi ko siya mag-give. Ah, naniniwala pa din ako dito. Pero, pinag-pray ako ng mentor ko, at nanalangin din ako, sabi ko, Panginoong Jesus, sabihin mo sa akin, magpakilala ka sa akin ng lubos. And the Lord revealed to me, hindi ko nalang matandaan ang detalye, basta, God gave me peace that He alone is God. At wala siyang dapat ka-share sa akin. Dapat siya lang, my only one. Amen ba? My only one God. Amen? Kasi isa lang naman talaga ang God at nagbigay ng isang pangalan, na isang person na dapat natin sambay at ang pangalan ni Jesus. Kaya dapat, walang kahati. Tama ba? Kung ikaw ba, gusto mo ba may kahati ka sa taong mahal mo? Diba ayaw mo naman? So kasi mahal na mahal tayo ni God. Ayaw niya nang may kahati. At siya ay siloso ng Diyos. Padadaanan natin yan sa mga susunod na lesson. Amen po ba? So ngayon po, nag-time check ka na. Tayo po ilagay natin ang ating sarili sa diwa ng pananalangin. Tayo po'y pumikit. Kung nasan ka man ngayon, pumikit ka. At ilagay mo ang sarili mo sa diwa ng pananalangin. At siguro po, magba-background music sa atin si Pastor Arthur para mas madama natin ang presence of God, ang presence of the Holy Spirit sa ating kalagitnaan. In the mighty name of Jesus Christ. Hallelujah. Dadalangin ko, hinihiling ko po sa inyong mga nanonood, siyasatin mo po ang puso mo. Meron pa bang ibang Diyos maliban sa Panginoong Jesus? Meron ka pa bang ibang itinatangi maliban sa kanyang pangalan? Dinggin mo ang utos ng Diyos. Dinggin mo ng iyong spirit. Ang sabi ng Panginoon, unang utos, huwag kayong sasamba sa ibang Diyos maliban sa akin. Huwag kang maglilingkod sa ibang Diyos maliban sa akin. Huwag kang magkakaroon ng ibang Diyos maliban sa akin. At nagsasalita dahil sa atin, ang nag-iisang Diyos na may tatlong persona na nagbigay ng tanging pangalan, ang tanging pangalan na makapangyarihan sa lahat, the name above all names, the powerful name of Jesus. Kung bukod sa Panginoong Jesus, may iba ka pang pangalan na tinatawag. Kung bukod sa Panginoong Jesus, may ibang pangalan ka pang pinananampalataya. May ibang mga bagay ka pa na pinaniniwalaan na magbibigay sa iyo ng magandang kapalaran. Kapatid, mga magulang at mga kapatid na kasama ko dito, tayo po ay tuwirang nagkakasala sa batas ng Diyos. Sapagkat ang utos niya, huwag tayong magkakaroon ng ibang Diyos maliban sa Kanya. Huwag tayong maglagak ng tiwala sa iba maliban sa Kanya. Sapagkat ang Diyos na meron tayo ay kumpleto at perpekto ang kakayahan na tayo'y pagpalain sa lahat ng area ating pangangailangan. Kaya kung meron ka pang iba, inaanyayaan kita, ihingi mo ito ng tawad sa Panginoon. Sabihin mo sa Panginoon, Panginoon, sumunod ka po sa akin sa panalangin. Sabihin mo ng buong kababaang loob, Panginoon, patawarin mo po ako na may ibang Diyos, may ibang pangalan, akong sinasamba at pinaniniwalaan. Tulungan mo akong manalig sa tanging pangalan ni Jesus, ang tanging Diyos na namatay para sa akin. Ang tanging Diyos na nabuhay para sa akin. Ang tanging Diyos na nagbigay sa akin ng kapatawaran. Ang tanging Diyos na ipinagkaloob sa akin upang aking sambahin at magpala sa aking buhay. Panginoong Jesus, winawaksi ko ang ibang pangalan. Winawaksi ko ang ibang Diyos. Tinatanggap kita sa puso ko, buong buo. Mula ngayon, ikaw na lamang, wala nang iba. You're my only one. Almighty God, you're my only one God. The name of is Jesus Christ. Ito po ang aking pangako. Ito po ang aking sumpa. Ito po ang aking covenant sa makapangyarihang pangalan ni Jesus. Amen and amen. Yan. So, I believe God is working in you right now and God is moving in you right now. God bless po.
I'm praying na lahat tayo talaga po na nakapakinig ng salitang ito, ng mensahe na ito, ay mapuspos ng banal na Espiritu Santo ng light of truth. So sa ating pong pagtatapos, huwag niyong kalimutan na ipadala ang inyong mga tithes and offering. Tayo po ay patuloy na tumatanggap ng tithes and offering kapag patuloy naman po ang ating mga exclusive dito sa church kahit po naka-quarantine. At naniniwala ako na habang sumusunod tayo sa Panginoon, mapupuno ng pagpapala ang mga bulsa natin, hindi lang ang mga kaluluwa natin. Amen po ba? Sinong naniniwala na kaya kang pagpalain ng Diyos? Pati bulsa mo. Amen? Kaya lahat ng naniniwala na pagpapalain ng Diyos ang kanyang bulsa ay pumalakpak! Thank you, Lord, sa pagpapala sa aming mga bulsa. God is faithful. Amen? Yeah, so, Lord, ano man po yung mga halaga na tinatabi nila bilang tithes and offering nila, pagpalain mo ito, Lord, at makarating sa iyong gawain upang ang gawain mo ay patuloy na maipakalat namin sa marami. Ito ang aming panalangin at pagpalain mo, Lord, lahat ng tapat sa kanilang mga tithes and offering. All this we pray in Jesus' mighty name. Amen and amen. And, of course, dito po, inaanyayahan ko kayong lahat na kung hindi pa po kayo nakakapag-aral ng Starting Up a New Life lesson, ito po ay free lesson na sa YouTube channel natin, sa Mob TV channel. Nandun po sa page yung link nito. Yan. Aralin niyo po, 10 basic lessons habang naka-quarantine tayo para napakahalaga po talaga na magpakadalubhasa tayo sa ating mga spiritual na buhay. Amen ba? So, tapos na po ang ating gawain. God bless po sa inyong lahat. So, good day po sa inyong lahat. God bless everyone. And tanggapin ninyo ang pagpapala mula sa Panginoon. Amen. Ang pagpapala ng ating Diyos ay kompleto at perpekto. At humayo tayong lahat at ipahayag natin na si Jesus ay Diyos. Wala nang iba. Amen. So, God bless everyone. Magandang ulit ang mga araw po sa inyong lahat.